Hi guys, kumusta? I'm here in South Korea. I'm on a trip with my family and nasa yung place kung nasaan ako ngayon, no? Parang I'm showing you a little, no? Parang this place is, hindi ko alam, hindi ako nakikinig kanina, nakatulog ako, but it was based sa story ng The Little Prince. Familiar kayo, The Little Prince. I think there's a movie about it and I wanna share with you yung kwento ko about The Little Prince. Nung high school ako, all of you know siguro na I was a very bad student. I didn't like school. School didn't like me. One of the subjects na lagi akong bagsak is Filipino. Hindi ko alam bakit. Marunong naman ako mag-Tagalog. Pinalaki naman ako na kinakausap ng Tagalog. Pero sobrang weakest subject ko yan. Siguro dahil hindi ko maintindihan yung mga pandiwa, pananong, yung mga ganong ano, no? Mga verb, pronoun, etc. So I was really bad sa Filipino na subject. And then, I was in high school, second year or third year yata, fourth quarter na, and my grade was 72 or 73, so bagsak. And dahil dun, magre-repeat ako dapat ng high school, ng level na yon. So yung teacher ko, sa Filipino, nagmakaawa ako, sabi ko baka pwede akong mag-special project, I can do something. Pumayag yung teacher, tapos pinagawa niya ako ng book report tungkol sa Ang Munting Prinsipe na libro, or The Little Prince. And hindi ko makakalimutan syempre yung The Little Prince dahil doon. Dahil doon pumasa ako, I had to make a book report. Syempre pinagalitan ako ng mami ko, daddy ko noon, parents ko. And my mom had to explain to me the story. Bumili kami ng Tagalog na libro, ng English na libro, bumili kami ng comics. May VHS pa ron or VCD na pinanood ko para maintindihan ko, para magawa ko ng magandang book report in Filipino, and eventually pumasa ako dahil doon. And very memorable, no? So it's something na sabi ko nga hindi ko makakalimutan, no? Na refresh nung nagpunta kami dito, na refresh sa akin yung story na yun. So message in this video is there are things in your life na pag binalikan mo, you learn the lesson, you remember the story, you remember the lesson na natutunan mo sa panahon na yon. And it's a good reminder for us, no? looking back, ang daming point sa buhay ko na alala ko na, nangyari to. Nangyari yung naaksidente ako nung ganito. Hindi ko makakalimutan yung story na yon. So yung lesson na natutunan ko that time, na kahit I was driving then, naaksidente ako, and naalala ko, kahit gabi, di ba, it's wrong to drink and drive. I didn't drink, pero yung nakabangga sa akin, nakainom. So kahit anong caution ko sa pag-stop from drinking before driving, may ibang tao who'll forget to do that, and pwedeng ikaw yung maging victim nila. So what I did was, ngayon, after that incident, so you have to be extra careful when you're driving at night, na kahit hindi ka uminom before driving, you should always assume na yung ibang kotse dyan, nakainom, you have to be careful pa din. Kahit ikaw yung nasa tama, nasa right lane ka, you can always be the victim. So, naalala ko yung lesson na yon. So, up to now, when I drive, naalala ko siya. I still apply it to myself. Same thing dun sa story dun sa Filipino problem ko, na lesson na that time, I was really bad in school. But I had to make up for it. I had to read the whole story in English and Filipino, watch the movie, read comics, para matutunan ko. Perseverance, working hard. Points in your life have lessons. And looking back at your life, if you're watching this, I'm sure may maalala kang instance sa buhay mo na, ay, nangyari sa akin ito last year, 5 years ago, 10 years ago. Ito yung lesson. What can I learn from it? How can I apply it in my life today? Yun lang guys, I hope you learned something from the short video. I hope I can make more videos, but I'm, syempre, priority ko ang mag-tour with my family, bond with them, spend a lot of time with them. Yun lang, the name of this place is, shucks, nakalimutan ko, France Petit. Basta, yun, nakalimutan ko. Yun lang guys, very nice place. There you go. Very, very nice place. Yun lang guys, I'll see you again next time. Bye-bye.